Hello, what's up? Hello, Philippines! Hello, world! Andito na naman po tayo para mag-comment at mag-react dito sa video regarding naman dito sa pagsang-ayon ni Aimee Marcos na i-atras ang contempt para kay Apollo Quiboloy. Dito tayo magtatanong ng kasabihan kung totoo nga ba ang kasabihang ang kumakampi sa mali ay parehas ng ugali. Parang pipirma. Nagkasundo kami kagabi, pipirma kami para paatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko... Paano naging hindi tama? Bakit inihayag ni Risa Ontiveros ang contempt order? Kasi hindi dumalo si Quiboloy. Doon pa lang, di ba, alam na natin kung sino ang tama at mali. So, name above the name? Siya nga ba? Naniniwala talaga kayo na siya ang anak ng Diyos? Hindi na siya under ng batas ng Pilipinas? Anong nangyayari sa inyo? Di ba mga senador kayo, supposedly, nagtatanggol kayo ng tao, taong bayan? Once is okay. Twice is enough. Thrice or more is too much. Kung marami nang nagrereklamo, ibig sabihin may posibilidad na totoo lahat ang akusasyon. Ano to? Itutulad nyo sa kaso ni Laila De Lima na ginamit lahat ng magagamit para lang mapakulong. Pero ano ngayon? Nakalaya na, napatunayan na wala siyang sala. Ano to? Katulad ng ABS-CBN, ginamit ang buong Congress at inamin na ginamit ang buong Congress para mawalan ng prangkisa. Ganun ba ang ibig niyong sabihin? Sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino pa kami? Teka muna, Senator Go, Senator Sincha, ako. Yan ang mga Maka Duterte, di ba? Alam naman na natin lahat di ba? Na sila yung pamilyang sinungaling. Tingnan mo, lahat ng mga ginagawa nila noon, ano nangyari? Binabawi nila lahat ng mga sinabi nila. Pinapatunayan nila hindi nila sinabi. Ano nangyayari sa inyo? Ganito na ba talaga katindi ang politika sa Pilipinas? Kung sino na lang ang nasa taas, kung sino na lang ang may pera, sila na lang ang nasusunod? Pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes or 7 votes. Sa tingin ko, hindi kayo abot. Sa tingin ko, marami pa rin tayong senador na may prinsipyo. At ang prinsipyo nila ay walang presyo. Alam ko, marami pa rin ang gumagawa ng tama. At umaasa ako na totoo ang alam ko. Para ma-withdraw yung contempt order. Pero Murat Sapol, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng sampina. Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to... Yeah, they have rights to due process. Right process naman to, di ba? Pinatawag, hindi sumipot. So, anong gagawin pag hindi sumipot? Ano? Name above the name? Si Quiboloy na ba talaga ang magdidikta sa atin? Naniniwala kayo na si Quiboloy ang son of God? Sa lahat ng ginawa niya? Sa lahat ng paratang sa kanya? Naniniwala kayo na walang katotohanan ang lahat ng yon? Defend themselves and against self-incrimination, bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon ay napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Ano? Nasa likod ng lahat na to? Parang Maharlika? Sinasabi na si Lisa Marcos ang nasa likod ng lahat ng ito? So, sinong nasa posisyon ngayon? Di ba ang kapatid mo? O sinong nasa likod nito? Ang kapatid mo rin? Tanungin mo ang kapatid mo. Tanungin mo sila. Di ba kaya mo naman tanungin ang kapatid mo? Bakit hindi mo hingin?